Mga kapatid sa pananampalataya, maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Ano po ba ang hinihiling sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng talinghagang ito? Pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa kapwa, lalo na yung pinakahamak. Madali, meron naman kasing kapwang madaling ibigin. Lalo na yung nakakatulong din sa atin at makapagbigay ng kung ano mang ibinigay sa atin sa kanila. Ngunit yung pinakahamak ay walang maibigay, maibalik sa atin. And God wants us to turn our eyes to this kind of people. Because if you want to have an encounter with God, it is through our encounter with this, the least of our brothers and sisters. At iyon po ang pagtatagpo ng ating Panginoon at ni San Martin. When he, out of the goodness of his heart, ay tinulungan niya ang isang pulubi, later on he realized na ang pulubing iyon ay ang ating Panginoon in a most real way. Kaya nga po, kung sinasabi natin isang sakramento ang Eucharistia, kung saan ay ating matatagpuan ang ating Panginoon at matatanggap natin sa ating kaluluwa ang kanyang katawan at dugo, ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao, ang kanyang buong kabuuan. Ang pakikipagkapwa din natin, lalo na sa pinakahamak ng ating mga kapatid, ay ang pagbibigay natin ng ating sarili sa Kanya in His soul and His divinity, in His body and His blood, in everything that He is. Kung ang Eucharistia ay pagtanggap natin sa Kanya, ang pagkikipagkapwa ay ang pagbigay natin sa Kanya in return. Because the one that we serve, ang taong ating pinaglingkuran, ay ang Diyos mismo na nag-aanyo o nagkatawang tao sa taong ating pinaglingkuran. Pagsusumikap na ito nating lahat, ano, hindi ito pagsusumikap lang ng Execom, pagsusumikap ng buong PPC po natin kasama mga organizations at ang ating pong mga SPPCs, ministries, ay talagang kung titingnan natin, pwede pa lang sabay-sabayin, ano, kakayanin natin kahit na wala yung iba, ay tayo-tayo lang kaya pala natin, ano? Kaya dito makikita natin yung internal strength that we have built already, ano? Panatiliin lang natin at palakasin pa natin yung lakas na yon na panloob, ano? Na hinuhugot din natin sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon
na hindi tayo binibitiwan lahat ng bagay, sabi nga ng Panginoon, magagawa natin basta kasama natin siya.